ng kaibigan, dito naman tayo pang magbigay ng konting kaalaman. At ngayon naman, about sa paggawa ng sticker. Yung may mga cutter dyan, kung ang problema nyo kadalasan ay yung contour cut, kung paano susundan na kahit walang dangle. Kasi may mga release na ang flexi na kailangan mo ng dangle. So, actually naging problema ko rin yun, na kung paano ako mag-cut ng contour pero wala yung dangle. So, ito yung mga paraan na aking ginawa para makapag-cut na kahit na walang dangle. So, tayo na. So, ito kailangan lang natin i-open yung flexi 10.5 at pumili tayo ng maaari nating gamitin. So ito yung pinili ko, yung sticker na motor. So ang version na ginagamit ko na Flexi Sign Pro 10.5.1, dahil dati yung ginagamit kong Flexi Starter ay nawala na yung installer kasama yung password kahit nasa akin pa yung dangle. So medyo may kamahalan ngayon yung application para makapag-contour cut. So ginawa ko dito, pumili ako ng image, tapos nilagyan ko siya ng guhit para dun sa side at saka dun sa ibaba, para yun ang magiging basihan nung laser. Parang yan yung pinaka level para makita mamaya kapag nag-cut. So yan. So siguraduhin lang na nagkadugtong dun sa corner. So ito lang isa sa paraan na naisip ko na pwede, which is pwede naman pala. Line na yung pinili ko kaysa sa magguguhit, gagawa ako ng square dahil magiging dalawang beses ang guhit niya. Mabubutas yung sticker o papel. So ayan, kung makikita nyo yung corner ay nagkadikit siya. Yung corner na yan, yan yung magiging starting point mamaya sa pagka-cut. Pagkatapos niyan, i-select yung image, tapos i-outline, tapos i-check natin para magkaroon siya ng outline. After that, i-right click natin, separate outline. So makikita mo, parang magkaroon siya ng mask na yun ang susundan mamaya nung cutter. So halos handa na. So inando ko siya para bumalik siya dun sa taas ng outline. Dahil ang gagawin ko niyan, kung sa iba, yan ay ipiprint na nila sa kanilang printer. Pero sa akin, isisave ko muna. Tapos i-edit ko yung mga kung mayroong portion na hindi maganda, o kaya mas tataasan ko yung resolution or may idadagdag ako. So, isinisave ko muna bago ko i-print. So, in-export ko muna. So, ngayon yan, itatabi ko muna yung image. So, ang maiiwan lang yan, yung outline kasama nung line. So, gagawin mo yan, i-combine mo sila. Yan. So, isi-select mo lahat, then combine. So yan, halos ready na. Dito, siguraduhin natin na yung ating size ay scale ay nasa 100%. Dito naman ay dapat yung panel size ay naka 0.
At dito, yung panel margin ay zero din. So, yan. Auto trap, overcut, okay na lahat yan. So, ready ka na. Pwede mo nang isend dun sa cutter. Pero bago pa yan, kailangan mo munang iset yung cutter mo at yung laser para hindi ka mahirapan. Dito sa cutter, ang gagawin natin, kailangan mong i-set yung laser at saka yung cutter. So, punta ka muna dun sa DX, sa X, DX, tsaka Y, DY. So, yan, dapat lalabas niyan 0. Pero sa akin kasi nakaset na. So, i-push mo yung pause, mag-siset. So, kailangan mong lagyan ng tanda kung saan tumatama yung talim. Yan, pinush ko yun. Tapos, dadalin mo ngayon yung ilaw ng laser kung saan yung tinamaan ng talim. Yan. So, kailangan iusog mo lang doon sa tatama doon sa may butas para ma-iset mo yung distance ng laser tsaka yung cutter. So, yan. Pag okay na, i-press mo yung enter. So, para ma-verify mo kung okay nga, i-reset mo yung platter. So, yan. Tingnan mo kung tama yung tinatamaan ng ilaw at saka yung tinatamaan ng blade. So, yan. So, ang gagawin mo, i-press mo yung... So, ayusin mo lang yung tanda para makita mo yung pagkakaiba. So, yan. Press mo yung gitna. So, yan. Go to laser. Pag pindot mo yan, pupunta yung ilaw doon sa tinatamaan ng cutter blade. So, yun, oh. So, ibig sabihin, okay na. So, balik mo ngayon siya sa knife. So, yun, di ba? So, okay na. So, eto na yung prenent ko kanina. Yan. Yung motorcycle. Kasi, mas maano ko yun dahil mapapalitan ko siya ng high resolution. Basta wag lang akong lalabas dun sa outline. So, yan. Ang ginawa ko, pinalit ko muna yung laser para yung laser ang makikita kong madaling i-level dun sa line. So, yan yung starting point, yung corner. So, dadalhin mo lang dyan yung laser. Make sure na tumatama along the way yung ilaw. So, yan. So, ibig sabihin, walang problema. Kung meron, i-adjust mo na lang yung papel. Yan. So, ibig sabihin, okay siya. So, yung isa naman, yan. So, ibig sabihin, okay din. Yan. So, di ba? So, ngayon, ilalagay mo na ngayon yung laser dun sa starting point, which is yung corner. So, babalik mo na ngayon yung knife. Yan, knife. So, yon. Okay, so ready na. Next mong gagawin, pipindutin mo yan. So, kailangan zero yung starting point. So, i-clear mo ngayon yan. Clear, enter. Okay, so ready ka na. Pwede mo nang i-send yung graphics. So, ayan, diba? Parang kaparehas din lang nung pinupuntahan mo yung four corners. Ang nagiging problema pa nga dun, pag nagkamali ka, uulitin mo ulit. Pero ito, dalawa lang. Yung horizontal line, tsaka vertical line. Basta tumama ron yung blade o yung line, sigurado yan.
So yan, ang ganda ng cut, di ba? So yun, hanggang dito na lang uli mga kaibigan sa susunod na ating tutorial. Maraming salamat. Enjoy! Thank you.